Amen, amen. Good morning po sa ating lahat and once again welcome po sa programa na kung saan ay katuwang sa ating paglago. Ito po ang The Key to Success, The Key for Your Growth from the Word of God. At salamat po sa Panginoon na tayo ay muling nagkasama-sama sa programang ito at patuloy po natin isama sa panalangin of course ang bawat isa sa atin na patuloy tayong lumago sa ating pananampalataya at lumago sa ating paglilingkod po sa Panginoon. Alright? So ngayon po ay August 31 na po ano sa huling araw ng buwan ng Agosto at papasok na po tayo sa bare months no medyo mga malamig na po ang gabi no sa atin po kaya patuloy po nating isama sa panalangin ang paglago ng bawat isa and of course yung programa natin tuloy-tuloy na ito'y gamitin ng Panginoon for God's glory and sa patuloy po na pagiging blessing po sa ating pong mga kapatiran. So tayo na po ngayon magpapatuloy. Good morning po sa lahat ng ating mga viewers. Good morning po kay Ma'am Sonia Orculio and good afternoon by the way sa inyo po diyan Ma'am Sonia at Tito Jomar Panizales, mapagpalang umaga po sa Panizales family. All right. So basahin muna natin ang ating Bible reading Proverbs chapter 31 verse number 1. The Bible says the words of King Lemuel, the prophecy that his mother taught him. What, my son, and what the sons of my womb?
and what the son of my vows. Give not thy strength unto woman, nor thy ways to that which destroyeth kings. It is not for kings, O Lemuel, it is not for kings to drink wine, nor princes strong drink, lest they drink and forget the law and pervert the judgment of any of the afflicted. Give strong drink to him that is ready to perish, and wine unto those that be of a heavy heart. Let him drink and forget his poverty, and remember his misery no more. Open thy mouth for the damned in the cause of all such are appointed to destruction. Open thy mouth and judge righteously, and plead the cause of the poor and the needy. In verse 10, who can find a virtuous woman, for her price is far above rubies. The heart of her husband that safely trusts in her, so that he shall have no need of spoil. She will do him good and not evil all the days of her life. She seeketh wool and flax and worketh willingly with her hands. In verse number 14, she is like a merchant's ships. She bringeth her food from afar. She riseth also while it is yet night, and giveth meat to her household and a portion to her maidens. She considereth a field and buyeth it, and with the fruit of her hands she planted a vineyard. She girdeth her loins with strength and strengtheneth her arms. She perceiveth that her merchandise is good, and her candle goeth not out by night. She laid her hands on the spindle, and her hands hold the staff. She stretched out her hands to the poor, yea, she reached forth her hands to the needy. She is not afraid of the snow for her household, for all her household are clothed with scarlet. She maketh herself coverings of tapestry. Her clothing is silk and purple. Her husband is known in the gates when he sitteth among the elders of the land. She maketh fine linen and selleth it and delivereth girdles unto the merchant. Strength and honor are her clothing, and she shall rejoice in time to come. She openeth her mouth with wisdom, and in her tongue is the law of kindness. In verse 27, she looketh well to the ways of her household, and eateth not the bread of idleness. Her children arise and call her blessed, her husband also, and praiseth her. In verse 29, many daughters have done virtuously, but thou excellest them all. In verse 30, favor is deceitful and beauty is vain, but the woman that feareth the Lord, she shall be praised. In verse 31, give her of the fruit of her hands, and let her own works praise her in the gates. Alright, so magandang, ayan po ang ating pong Bible reading ngayong umaga. Tayo na po yung magbubukas sa panalangin. Good morning po kay Nanay Teresita Morena and Nanay Lourdes. Good morning po, Nay. At kay Tatay Panoy. Good morning, Tatay Panoy. At mapagpalang umaga po sa Ortega and Rinos family. Alright, so sige po, tayo po yung magbubukas na po sa panalangin. Lahat tayo pumikit at yung muko. Let's pray po. Dakila namin Diyos na makapangirian sa lahat. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa biyayang ito na kami po ay muling tatanggap ng mga pagpapala sa inyo pong mga banal na salita. Pagpalain niyo po ang oras na ilalan po namin sa pag-aaral po namin ng lessons po namin patungkol po sa paglago namin spiritually, Panginoon. Help us to focus on growth of our Christian life, not only in our changes, O God. Salamat po sa kabutihan niyo po sa amin, sa kabila po ng napakarami naming pagkukulang sa inyo, ay nananatili kayong tapat sa aming buhay, Panginoon. I-bless niyo po ang bawat isa na naka-tune in sa amin sa programang ito ngayong umaga. Abutin niyo po ang pangangailangan ng aming pong spiritual na pamumuhay, at patuloy po kami bigyan ng kasiyahan at patuloy pong bigyan ng pag-iingat ang aming mahal na pastor, together with some of her family members and full-time staff of God, na ngayon po ay tutungo po sa Baguio, O God. Ingatan niyo po sila at magkaroon po ng katagumpayan ang
revival po na gaganapin po, Panginoon, sa PMA Baptist Church, O God. Sa pangunguna po ni Pastor RJ, kayo po ang magbigay ng katagumpayan at mag-revive po kayo ng mga tao na magiging kagamit-gamit sa inyong gawa ay Panginoon. Muli salamat po, O Diyos, at humingi po kami ng tawad sa aming pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aming samot na langin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Alright, so tayo po ay magpapatuloy na po. Good morning po kay Ma'am May Masuela. Alright, so tayo na po ay magpapatuloy. Ngayon po ay short recap ng pinag-aralan po natin kahapon about the introduction of your eternal home, which is Zion. Letter Z na po tayo sa ABCs of Christian growth, and it starts for your eternal home, or kung tawagin po natin na heaven. So kahapon na pag-aralan po natin yung kahalagahan ng pag-aaral po na ito, sapagkat sabi ko nga po na kailanman ay hindi natin fully may enjoy ang ating pong buhay, not until na tayo ay maligtas. Ano po? Not until na tayo ay maligtas at maunawaan natin yung kahalagahan ng kaligtasan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Tatandaan po natin that we don't deserve heaven. We don't deserve salvation. Hindi tayo karapat-dapat sa mga bagay po na yun, sa eternal life, eternal security of our salvation, eternal home, lahat ng mga eternal things, we don't deserve it. Hindi tayo karapat-dapat po diyan sapagkat tayo ay nagkasala sa Panginoon. You see? Tayo ay humiwalay sa Panginoon. But because of God's mercy and grace, we are saved. Amen? Tayo ay naligtas. Biyaya ng Panginoon. At ngayon na tayo ay naligtas, hindi lang natin siya titingnan na pupunta tayo sa isang lugar na maayos, maganda, mapayapa. Hindi lang po yun. Kundi, ang titingnan po natin dyan is yung kasiyahan na habang nandito pa tayo sa lupa, hindi pa tayo nakakarating doon sa tinatawag natin na Zion or our eternal home, ay makita na po natin o ma-enjoy na po natin yung buhay natin bilang isang Kristiyano ayon po sa pagpapasako po natin sa salita ng Diyos. Kailanman ang isang mananampalataya ay hindi niya po mararanasan ang totoong kasiyahan kung siya po o kung tayo po ay hindi nagpapasakop sa salita po ng Diyos. Bagamat tayo pupunta sa langit, alam natin 100% na pag tayo namatay, sa langit tayo pupunta, pero hindi natin fully may enjoy yung buhay natin sapagkat alam natin na meron tayong bagay sa salita ng Diyos na hindi nasusunod. Kaya ganoon na lang kahalaga yung araw-araw na pag-aaral natin ng salita ng Diyos, araw-araw na pangangaral po natin at yung mga natututunan po natin na hindi lamang po ito for head knowledge, kundi ito po ay ilalagay po natin sa application. Now, napag-aralan po natin kahapon yung three kinds of biblical references regarding po sa langit. Okay? So, kahapon, the first part or yung isang bahagi ng langit, no, binanggit ko sa inyo kahapon, meron dalawang uri. No, dalawang uri ng langit. Ito po yung tinatawag na created heaven, and then the second kind of heaven is the uncreated heaven. So sa created heaven po, meron po tayong tinatawag na dalawang bahagi, you know, dalawang bahagi. Una yung first heaven, or commonly known as the clouds of heaven. Ibig sabihin, ito yung nakikita natin from the surface hanggang dyan po sa alapaap, or yung tinatawag po natin na atmosphere. Yan po yung tinatawag natin sa Bible na first heaven, and we have references there in Genesis chapter 1 verse number 8 hanggang and then verse number 20, at makikita din po natin sa Jeremiah chapter 4 verse 25 and in the book of Daniel chapter 4 verse 12. So dito po sa scriptures na binasa natin kahapon, we will see that ang tinutukoy po ng Bible na heaven, no, is the first heaven or the clouds of heaven. Yan po yung unang yan po yung first stage. Okay? So yung pong first heaven na yan ay kabahagi po yan sa tinatawag na created heaven. So makikita niyo po yan sa Genesis chapter 1 verse number 1, and God in the beginning God created the heaven and the earth. You see? So meron tinatawag na created heaven and then the uncreated heaven. So yung created heaven, ang mindset din po diyan is the heaven that is created by God
At hindi po yan yung habitation ng Panginoon. Ang habitation ng Panginoon is the uncreated heaven. Okay? That is an eternal place. Sapagkat yung created heaven, sabi ng Bible sa Book of Matthew, no? Mamaya po, later on, explain ko po yan sa inyo. No, so, tandaan lang po natin yung created heaven and uncreated heaven. Yung created heaven, of course, nilikha ng Diyos. Wala po yan dati. Hindi po yan nag-exist dati. Pero during the creation, nagkaroon po yan. Okay? Pero yung uncreated heaven, bago pa man ang creation, nandoon na nananahan at nakatira ang Panginoon. Okay? O kung tawagin natin sa kingdom of God. And that is our Zion, our eternal home. Now, let's take a look on the second part of heaven. Okay? In Genesis chapter 22, verse number 17, pakibuksan po natin ang ating Bibles sa book of Genesis. Genesis chapter 22. Ito na po yung pangalawang bahagi ng heaven. Okay, are you ready? Amen? Okay. Genesis chapter 22 verse number 17. Ang sabi po dito, that in blessing I will bless thee and in multiplying I will multiply thy seed as the stars of what? Heaven. Okay? As the stars of heaven and as the sand which is upon the seashore, and thy seed shall possess the gate of the enemies. All right? You will notice the word stars in heaven. Okay? So meron pong pangalawang heaven na tinutukoy ang Bible bukod po doon sa yung fowls of heaven. Naalala niyo po yung sa Genesis, yung mga ibon diyan sa langit. Sinasabi ng Bible na langit yung heaven, yung ibon na nasa langit, yan po yung tinatawag natin na first heaven. Now, we will see another heaven here na nandito naman po natin matatagpuan yung stars. Alright? Yung stars. Now, another verse in Nehemiah chapter 9. Alright? Tandaan nyo lamang po kung ano po yung mga bahagi po dyan at kung ano po ang matatagpuan po natin dyan sa first part of the heaven. Okay? So, Nehemiah Nehemiah chapter 9 in verse number 23. Nehemiah chapter 9 verse number 23. Tinan po natin, ha. Alright, sabi po dito, their children also multiplies thou was the stars of heaven. Okay, nakita niyo po ulit yung word na stars of heaven. And the broughtest them into the land concerning which thou hast promised to their fathers that they should go in to possess it. Okay? So you see another verse, another passage na sinasabi ang the same doctrine. Okay? Which is the stars of heaven. Okay? Another verse in Psalms chapter 19 verse number 1. In the book of Psalms, chapter 19, in verse number 1, the Bible says, the heavens declare the glory of God, and the firmament sheweth his handiwork. Alright? So, nakita natin dito, the heavens declare the glory of God. Ang kalangitan ay nagpapakita at nagpapahayag ng glory ng Panginoon, ng kapurihan ng Panginoon, at yung firmament. Okay? Yung firmament is makikita po natin yan sa book of Genesis kung ano yung firmament na sinasabi dyan. Na sabi ng Bible, yung firmament ay nagpapakita ng handiwork ng Panginoon. Ibig sabihin yung kagalingan ng Panginoon sa kanyang kamay. Kung gaano kagaling ang Panginoon sa kanyang kamay in terms of creation. Na babuksan po natin ang ating Bible sa Genesis chapter number 1 at dito po natin makikita yung firmament. In verse number 7 and the in verse number 6, and God said, let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters. And God made the firmament and divided the waters which were under the firmament and from the waters which were above the firmament, and it was so. At makikita natin dyan sa verse number 8, and God called the firmament
heaven. Alright? In the evening, in the morning, where the second day. So, makikita po natin that sa book of creation, ay nandiyan na po yung heaven, second part of heaven, which is kung tawagin natin sa ating pong sa biblical terms is second heaven, na diyan po matatagpuan po natin yung mga stars, yung moon, yung sun, planets, yung galaxy, yung outer space kung tawagin po natin. Okay? So mula po diyan sa surface hanggang diyan po sa clouds, yan po yung tinatawag po natin na first heaven. Now, pag lumabas na po kayo sa clouds or lalabas na po kayo sa outer space ng ating pong earth, no? Yan naman po yung tinatawag natin sa Bible na firmament, or in other term is second heaven. Okay? Second heaven. Yan po ay bahagi ng langit na kinreate din po yan ng Diyos. Alright? So that is also a created heaven. Na dyan po niya inilagay, sabi nga po ng Book of Psalms, makikita natin doon na sinasabi ni David na yung heaven ay nagdi-declare ng glory ng Diyos at nagpapakita ng handiworks. Kasi pag tiningnan natin yung sky, of course yung outer space, di ba? Pag tiningnan natin, napakaganda ng creation ng Panginoon. Nagpapakita ng glory ng Diyos kung gaano kalawak ang saklaw ng Diyos, no? Beyond sa ating kakayanan, beyond sa ating limitation. Many people have tried, many scientists have tried to go beyond, 'di ba? Gusto nilang i-research ang outer space. May mga iba nagpapadala pa nga ng mga astronauts, ng mga discover po nila yung life beyond dito sa ating pong mundo, no? At makikita natin dito pa lang sa solar system natin, hindi pa ang tao nakakalayo sa Mars, no? Meron po doon na naninirahan, pero hindi rin po sila nagtatagal kasi it is not a place that is designed for a human being, no? And may mga nagsasabi na mga astrologers, na mga researchers na mayroong buhay, meron pang mga another na creature maliban sa atin. Pero as far as the Bible is concerned, ano po, that is not revealed unto us. Hindi po yan ni-reveal sa atin sapagkat hindi na po yan natin kailangan na information. So ang kailangan lang po nating malaman diyan ay meron pong isang makapangyarihan na Diyos na naglikha ng lahat ng bagay, including yung mga hindi na po naaabot ng ating mata. You see? And then kaya makikita natin dito, mga kapatid, kung gaano po kalawak yung saklaw ng kapangyarihan ng Panginoon, and yet marami pa rin pong tao ang nagdududa sa Diyos. Kahapon may pinapanood sa akin sa amin si Sister Moraya, na isang tao na nagko-confess na young people, isang atheist, no, na he is questioning God kung bakit marami pong tao, marami mga innocent children ang pinanganak na ganun yung kanilang kalagayan, and then maraming mga napapahamak na tao, maraming mga nangyayaring krimen sa kalsada, and sabi niya, hindi ba yan nakikita ng Diyos? You see? Kung titingnan natin yung kanyang katuwiran, may katuwiran din naman. Pero, we are not on the position to question God. Kasi, our race is not His ways. Our mind is not His mind. So, wala tayo sa position para i-question ng Diyos. Ang trabaho po natin, ang responsibility natin is to trust God, ano, to believe on God, to believe on His word, bagamat may mga bagay na hindi pa tayo naunawaan, but eventually, by the grace of God, as we grow spiritually, maintindihan po natin yan. Kaya ang tao ay dahilan sa nagtatali-talinuhan sila, gusto nilang maunawaan yung isang bagay na hindi pa naman ni-reveal sa kanila ng Panginoon, dahilan sa hindi pa naman nila ito kailangan, ang tao ay pilit niyang inuunawa yung mga bagay na hindi niya dapat unawain. Akalain mo yan, i-question mo ang Diyos, bakit nangyayari yung mga nangyayari sa paligid, no? We cannot understand all things kasi hindi tayo Diyos. We are not all-knowing.
It is that the attributes of God, no? Ang Diyos lamang ang may kakayanan unawain lahat ng mga bagay na pangyayari sa ating buhay. Basta't ang importante sa atin ngayon kung papaano natin tinatanggap ang salita ng Diyos at kung papaano natin nakikilala unti-unti ang Diyos, dun po tayo. Kagaya po ngayon, sabi ng Bible, the heavens declare the glory of God and it showeth his handiwork. The firmament showeth his handiwork. Yung kapangyarihan ng Panginoon. So we are not on the position to question God, but we are in the position to trust and believe God. Sapagkat kung hindi natin paniniwalaan Diyos, walang mawawala sa Diyos. Pero pag hindi natin pinaniniwalaan ang Diyos, malaki ang mawawala sa buhay natin. You see? Pag hindi natin pinagtiwalaan ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, yung Diyos ng Israel, yung Diyos natin ngayon na pinaglilingkuran, pag hindi natin siya pinaniniwalaan, pag wala ang faith natin sa Kanya, kailanman, hindi natin lubusang ma-enjoy, hindi natin lubusang makukuha yung favor ng Diyos sa atin. Now, makikita natin dito na pangalawang part ng tinatawag po natin na heaven is yung tinatawag natin second heaven. So, tanda niyo po yan, ha? Mahalaga po yan mga pag-aaral po na yan at yung mga verses na binigay ko po sa inyo. So, una, first heaven from the surface hanggang dyan po sa clouds, ang tawag po dyan ay first heaven. Alright. Yung second heaven naman po, magsisimula po tayo dyan sa outer space. Pag lumabas ka na dyan sa clouds, hanggang paglabas po ng solar system, hanggang sa universe, hanggang sa galaxy, yan po yung tinatawag natin na second heaven. Okay? Second heaven na po yan. Now, let's take a look on the last part ng heaven na kung tawagin natin ay third heaven or uncreated heaven. Okay. In 1 Kings chapter number 8. So tandaan niyo po yung mga verses na pinag-aaralan po natin. Okay, 1 Kings chapter number 8 in verse 27. 1 Kings chapter 8 in verse 27 and verse number 30. Okay, basahin po natin. In 1 Kings chapter 8 verse 27, But will God indeed dwell on the earth? Behold, the heaven and the heavens of heaven cannot contain thee. How much less this house that I builded? Alright? Ang sabi po dito ni Solomon, okay? So yung kinreate o ginawa, o binild ni Solomon na temple, ang sabi ni Solomon, but will God indeed dwell on the earth? Ang Panginoon ba ay maninirahan sa earth? Behold, the heaven and the heaven of heavens cannot contain thee. Akalain mo yan kung gaano kalaki yung dominion or yung domain ng Panginoon, yung power ng Diyos na hindi siya kayang i-contain ng heavens, heaven. You see that? Meron dito tatlong binanggit na heaven. Heaven and heaven of heavens cannot contain God. Okay? How much less this house that I have builded. Kaya nga sabi niya, ayon sa kanyang pagkakilala sa Panginoon, God is so big. Di ba? May kanta nga niyan eh. How big is God? How big and wide is vast domain? Di ba? How big is God? Na kaya niyang manirahan kung gaano siya kalaki, kung gaano siya ka-powerful. Pero, kung gaano naman siya kaliit na nagkasya sa puso natin. Ibig sabihin, ang Diyos ay omnipresent and He is present everywhere. Yung kanyang presensya ay nasa lahat ng dako. Kaya nga sabi ni David, behold, if I will make my bed in hell, thou art there. Sabi ni David, kahit Panginoon, kahit ako ay maglagay ng higaan sa impyerno, or ibig sabihin nun, kahit ako ay pumunta pa sa impyerno, naandun ang iyong presensya. See? Walang lugar na pwedeng itayo magtago sa Panginoon. Maaring inisip natin, dito sa lugar na to, makakatago ako dito. Wala si pastor dito. Wala yung kapatiran dito. No. Wala yung mga Kristiyano dito. Ako lang dito mag-isa.
hindi nila ako makikita, hindi nila ako mahuhuli. No? Maaring ganun ang iniisip natin. But remember, God is omnipresent. He is present everywhere. Saan man tayong dako, kaya tayong makita, kaya tayong naandun, naaabot tayo ng presensya ng Diyos because God is so big. His vast domain is so wide. Diba? Sabi ng Bible, yung kanyang sabi ni Solomon, gaano kalaki ang Panginoon na hindi nga siya kayang i-contain ng heaven and heaven of heavens. O kalain mo yan, hindi siya kayang i-contain, pero gaano kaliit, sabi niya, itong house na ito na ginawa ko para siya ay manirahan dito. Okay? Now, another verse. Another verse. Now, in verse, in 2 Corinthians chapter 12, verse number 2. 2 Corinthians chapter 12, verse 2. Second Corinthians chapter 12, verse number 2. All right. Second Corinthians chapter 12, verse 2. All right. Sabi po ng Bible, I knew a man in Christ above 14 years ago. Whether in body, I cannot tell, or whether out of the body, I cannot tell. God knoweth, such an one caught up to the third heaven. You see that? And sabi po ng Bible, sabi ni Apostle Paul, meron siyang kilalang tao. I knew a man in 14 years ago. So from that present time, sabi niya 14 years ago, meron siyang kilala. Whether in the body, I cannot tell. Sabi niya, sa katawan, hindi ko masasabi. Or whether out of the body, hindi niya alam, hindi niya masasabi. Pero God knoweth. Ibig sabihin, alam ng Panginoon kung nasaan ngayon ang Panginoong Jesucristo. Kasi si Apostle po, ilaling sasalita 14 years later ng pag-ascend up, no, pag-akyat sa langit ni Jesus Christ. He was died, crucified, and on the third day, He rose again, and siya po ay pumunta po sa langit. Kasi at ang sabi ni Paul, hindi niya alam kung nasaan ang Panginoon Jesucristo, pero alam ng Diyos. Pero sabi niya, such as one caught up to the third heaven. Ibig sabihin, ang isang si Jesus Christ ay naandoon sa tinatawag na third heaven. Maliwanag po 'yan. Third heaven. And in verse number 3, and I knew such a man, whether in the body or out of the body, I cannot tell. God knoweth how that he was caught up into paradise and heard unspeakable words which is not lawful for a man to utter. You see that? So makikita po natin dyan ng Panginoong Jesucristo, the Apostle Paul recognizes that Jesus Christ went up to the third heaven, or kung tawagin po natin na it is a heaven which is yung kingdom of God or yung abode of God. Doon po na rininirahan ang Panginoon. Doon po siya nananahan. Alright? So makikita po natin in this lesson, mga kapatid, the heaven to which we refer is na topic po natin yung Zion or yung ating eternal home. Ang ating pong pinag-aaralan po dyan ay yun po yung third heaven or yung Zion. Okay? All right. So makikita po natin dito, mga kapatid, na yung ating pong pinag-aaralan dito or yung ating pong hinihit na main topic po dyan is not the first heaven, the second heaven, but it is the third heaven, which is the throne or the kingdom of God. Yan po yung hinihit natin, yan yung tinatarget po natin. Okay? So, hindi po tayo mag-focus sa created heaven, or which is the first and second heaven, but yung ating pong tinatarget o yung ating pong hinihit ay yung third heaven. Because that is our Zion. That is our eternal home. That is our final destination as the child of God. Kaya nga po, sinasabi ko po sa inyo, na mapalad po tayo dahilan sa may mga grupo ng pananampalataya na ang sinasabi nila
hindi sila makakarating sa third heaven dahil sila ay magmamana ng lupa, no? Hindi sila naniniwala na sila ay makakarating sa throne of God or sa kingdom of God dahilan sa sila ay magmamana ng lupa. Akalain mo yan? May mga ganung doktrina. So they are not striving for the kingdom of God or the eternal destination ng isang tao, kundi sila, ang katuwiran nila, ang kanilang paninindigan at ang kanilang pinanghahawakan ay sila raw ho yung magmamana ng langit at lupa. I mean, you see that? So nakakalungkot po na may mga tao na hindi nila naunawaan yung kahalagahan po nito, no? At isa din po sa nakakalungkot dyan, tayo po mismo, hindi natin lubusang ma-appreciate yung kaligtasan na tinanggap natin sa ngayon dahilan sa, alam niyo po kung bakit? Our mind and our heart is not on the eternal things, kundi nakafocus tayo sa mga physical na bagay, sa temporal na bagay dito po sa mundo. You see? Yun po ang nakakalungkot po. Tayo ay Kristiyano na anak na tayo ng Diyos. Alam natin 100% that when we die, we are going to heaven. Tayo ay papunta na po sa langit. Pero ang nakakalungkot po sa atin kung bakit po natin hindi na-enjoy yung ating Christianity, because yung ating pong pagmamahal, yung ating pong affection, yung ating pong desire is nandito po sa lupa. Hindi po masama na mag-strive tayo. Hindi po masama na magkaroon tayo ng mga material na bagay, mga temporal na bagay. Pero ang masama po ay yung nakafocus tayo masyado doon. Kaya nakakaligtaan na natin yung mga bagay na para sa Panginoon. Kaya ano po ang sabi ni Apostle Paul? Set your affection on things above, not on things of the earth. You see? Ilagay natin yung puso natin, yung affection natin sa mga bagay na may kinalaman sa langit, yung may kinalaman sa eternal na bagay. You see? Kaya tandaan po natin, mga kapatid, huwag nating aalisin sa mind natin na tayo ay Kristiyano, na ligtas na tayo, anak na tayo ng Diyos. Pupunta tayo sa langit anumang oras dumating sa atin yung kamatayan. Kaya naman, ano po, huwag naman sana na masyado tayong nakatuon ang pansin natin dito sa lupa. Tandaan niyo po, mga kapatid, the Bible says in Matthew chapter, kung hindi ako nagkakamali, Matthew chapter 24, buksan po natin. Okay? Kung hindi ako nagkakamali, dito po natin makikita in Matthew chapter 24, Matthew chapter 24 verse number 35. Okay? Ang sabi po ng Bible, heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, heaven and earth shall pass away. Yung kalangitan at yung earth na ating kinabibilangan at ginagalawan ngayon will pass away. But my words, yung salita ng Panginoon, will never pass away. You see that? Ano yung tinutukoy dito ng Bible na heaven and earth? Ano yung tinutukoy dyan ng Bible na heaven? So, yung lilipas na kalangitan? At yung earth, of course, yung mundo na ginagalawan natin ngayon, sabi ng Bible, it will come to pass. It will come to an end. Gugunawin din po yan ng Panginoon. Ito po na pinagtitiwalaan natin, ito pong mundo na yung ibang tao ay mahal na mahal ang sanlibutan ito, yung sistema, yung karangyaan, yung kayamanan, balang araw, sabi ng Bible, it will pass away. Lilipas, magugunaw. You see? Magugunaw. Heaven and earth shall pass away. Ano po yung tinutukoy po dito ng Bible na heaven? It is not the uncreated heaven, but it is the created heaven which refers to the first and second. Yan po yung mga langit na sinasabi sa Bible na lilipas. Diba? Nung araw, ang akala natin sa langit iisa lang, tahanan ng Diyos. Pero, pag tayo, minsan tinatanong tayo, nasan yung langit? Tumuturo tayo sa taas. Diba? Andiyan, oh. Yung langit. So pag nagturo tayo ng ganyan, hindi tayo nagkakamali kasi ang tawag dyan is first heaven. And then pag nagturo ulit tayo, dyan yung langit, o dyan, o.
maaaring ang tinutukoy natin yung second heaven, which is the outer space. No? Pero dyan sa outer space, kahit anong pa mga talino ng tao para makadiscover ng spaceship para makarating sa malayong lugar, no, beyond sa outer space, no, makarating man sila sa ibang lugar, sa malayong malayo na pwede nilang abutin, pero kailanman hindi nila marireach yung Diyos. You see that? Hindi nila marireach yung kingdom of God by the vehicle na gawa ng tao. Sapagkat sabi ng Bible, it is an eternal place, it is a spiritual place, mga kapatid. Langit, tahanan ng Diyos, kingdom of God. At dun po tayo papunta. Amen? Dun tayo tutungo balang araw na pag dumating sa atin ang kamatayan, maaring sa sandaling ito, hindi pa natin lubusang maunawaan at hindi pa natin lubusang ma-appreciate. Pero pag naandun na tayo, mga kapatid, we will be thankful to God na tayo ay naligtas. Magiging mapagpasalamat tayo sa Panginoon, lalo nating pupurihin ang Panginoon, lalo nating pasasalamatan ng Panginoon, lalong-lalo na sa panahon ng tinatawag natin na Bema Judgment or the Judgment Seat of Christ, no? Hihiwalay ng Diyos yung kanyang mga anak doon sa mga hindi sumampalataya, at yung nasa impyerno ay ibubulid sa lake of fire, which is the second death. You will be forever thankful and grateful to God na tayo ay naligtas. Kasi kung hindi, kasama tayo dun sa pinarurusahan eternally or eternal punishment. Sabi ko nga, maaaring hindi pa natin ganun lubusang nauunawaan at hindi pa natin lubos nagsisink in sa atin. Pero tandaan niyo po, hindi po biro ang ginawa ng Panginoon, sakripisyo para lang tayo ay makakamtan ng kaligtasan. And yet, mas minamahal pa rin natin ang salibutan more than sa Diyos. Diba? Mas may time pa tayo mag-question sa Diyos kesa mahalin natin ang salita ng Diyos, ang gawain ng Panginoon at ang Diyos mismo. Pag inuna nating minahal ang Panginoon, imposibleng hindi natin mamahalin ang salita niya. Pag binahal natin ang salita niya, imposibleng hindi natin mamahalin ang gawain ng Panginoon. You see? So tatandaan po natin na our main target is yung main focus of this study is third heaven. Yan po yung pag-uusapan natin sa mga susunod po na araw. Amen? So I hope na maliwanag po ang ating pong pag-aaral ngayong umaga, at ipagpapatuloy po natin yan ulit bukas sapagkat inabot na tayo ng oras. So I hope na meron tayong natutunan, mga kapatid. Mga kapatid, amen? Nagbibinata. Alright? So I hope na meron tayong natutunan sa umagang ito. At tuloy-tuloy po nating ipag-pray. Ngayon po ay kakaalis lamang din na po ako nakaabot at hindi ako nakapagpaalam sa ating pastor. No, kasi ongoing po tayo nag-program ay kakaalis lang po nila. So kasama niya po si Ma'am Tang, Sister Moraya, si Brother Josh, and then mga full-time, the rest of the full-time staff. Sila po ay tutulak at tutungo po ngayon sa Baguio for revival. No, atin po sila doon. At ipag-pray natin yung kanilang safe travel. Napakaganda po ng a provision ng Panginoon, no, at may ginamit ang Panginoon for that trip. Ano po? So isama niyo po sa panalangin yung kanilang safety, na makarating sila ng safe and sound po doon sa Baguio sa PMA Baptist Church kay Pastor RJ. Meron po doon ngayon na gaganapin mamaya po ay kick off service po nila at 5:30. So inaanyayahan ko din po kayo mamaya, isi-send po namin sa inyo yung link dito sa mga GCs po natin, at para kayo din po ay maka-attend sa revival po doon. So mamaya a-attend din po kami doon via Google Meet. So ipag-pray niyo po. And yan po ay 2 days revival. 2 days or 2 nights revival. So ipag-pray niyo po na sa susunod na araw, no, makabalik sila dito ng safe. At ipag-pray niyo din po sa susunod na linggo, no, kami naman po, ang family po namin ni Sister Micah ang tutulak po sa Quezon. Kasama po sa, of course, si Pastor at si Ma'am Tang. Ipag-pray nyo din po yung revival po na gaganapin, na God also will provide yung trip natin doon sa papunta po sa Quezon. So God's provision is very on time. Talagang nakita po natin yung biyaya ng Diyos talaga ay hindi natin pwedeng limitahan ng Panginoon. Ano po? So ipag-pray niyo po, panalangin po natin, isama natin sa panalangin yung success ng gawain natin sa araw na ito,
at yung mga susunod pa po na gawain. Okay? So dito natin dito na po muna na tayo magwawakas at magkita-kita tayo ulit bukas the same time and the same program. So tayo po muna ay manalangin. Let's pray po. Nakilala namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po Ama sa katagumpayan ng pag-aaral po namin sa umagang ito. Thank you for giving us understanding that we understand the parts of heaven, O God, third heaven, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pagpapaunawa po sa amin ang kahalagahan po ng kaligtasan po namin na hindi damang po namin ito may enjoy pagdating po sa langit. Kundi dito pa lamang po ay pwede na po namin may enjoy habang kami po ay naglilingkod sa inyo, Panginoon. Salamat po sa kabutihan niyo po sa aming buhay. Patawarin niyo po kami sa aming pagkukulang at pagkakasala. Ingatan niyo po ang aming mahal na pastor sa kanila pong pagbibiyahe, Panginoon. At gawin niyo po matagumpay ang revival po ngayon na gaganapin mamaya sa PMA Baptist Church sa panguna po ni Pastor RJ, Panginoon. At muli, Panginoon, anuman pong bahid ng kasalanan nakikita niyo po sa amin, patawarin niyo po kami. At lahat po ng papuri at pasalamat ay binabalik po namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po. Thank you for tuning in. Si Ma'am Sonia Orculio, maraming salamat. Tito Jomar Panizales, maraming salamat po. Ma'am Nanay Teresita Morena, Tatay Panoy, salamat po. Si Ma'am May Masuela, maraming salamat. Kay Ma'am Charlie or Ma'am Jennifer, maraming salamat Ma'am Jennifer. Kay Ma'am Lian Bobier, maraming salamat po. At sa lahat po ng nag-tune in ngayong umaga. Ayan. Alright, so tayo na po ay dito na po tayo magwawakas. Ano po, makita-kita tayo ulit bukas, the same time and the same program. This is the key to success, the key for your growth from the Word of God. This is your host, Richie Lagun, serving you from Mondays to Saturdays. God bless us all. Keep safe, brethren, and remember, we love you all. ¶¶